feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Yes po, magandang araw and welcome back sa ating video ngayong araw po ng Biyernes. So today po is June 25, 2021, and andito tayo na sa may Estero de Magdalena para sa isang activity po ngayong araw. So today po kasi is Arbor Day and magkakaroon po na ng interagency clean up and planting activity dito po sa may Estero de Magdalena. Ayan, so pasok tayo sa may loob. Sa ngayon, ito yung itsura po ngayon ng Estero de Magdalena. Ayan, ito po isa pangunguna ng DENR-PRCMO. And tingnan natin yung mga kasamang ahensya po para dito sa clean up and planting activity. Ayan. So hashtag tibayanihan. So andito yung ating mga warriors sa gilid. Ayan. So nakahanda na rin yung mga itatanim na mga kawayan po, no? So present ngayong araw DENR-PRCMO. Ayan, si DENR-PRCMO Assistant Secretary Ma'am Joanne A. Lagunda. Of course, nandito rin po National Youth Commission, RHPU, NCR, DNR-NCR, DPS Manila. Ayan, sa mga kasama ngayong umaga. So, kung maaalala niyo way back 2019 nung sinimulang i-relocate, no, yung ilan sa mga kabahayan na nakatirik dito sa gilid ng Estero. Dito po sa side nito, no, nag-update tayo before way back 2019, no. Ayun, unti-unti na relocate and ito na nag-transform into linear park na po ngayon. Yun nga lang dun sa may kabilang side, no, wala pa pong update kung kailan yung magaganap na relocation. So silip tayo dito. Ayan, so ito yung ano nila, no, pangharang para hindi tumuloy dun yung kalat sa kabilang side po ng Estero. Dito sa buong Metro Manila. Kaya sana po ay asahan niyo po ang National Youth Commission na
tutulong dito sa advocacy natin dito sa paglilinis ng ating mga estero. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa DNR, sa PRCMO, Sir Gary, thank you very much po kay Asik Johan sa pag-invite lagi sa National Youth Commission na mag-participate yung mga kabataan dito sa napakagandang advocacy na to. Sana po ay magkita-kita po tayo sa mga susunod na ating mga clean-up activities and replanting. At asahan niyo po na mas marami pa pong kabataan ang magpa-participate po sa atin. Muli, magandang umaga po and thank you po sa pagpunta ngayong umaga. Thank you very much. Mismong ang araw na ito ay sineselebrate po natin yung Arbor Day. Kung kaya isa sa mga bagay na may papakita natin yung ating pagmamahal sa kalikasan sa kahit sa maliit nating kaparaanan ay sa pamamagitan po nito. Kaya mula sa amin po na mga taga DNR, Pasig River Coordinating and Management Office, sa pangunguna ng aming butihing ASEC, Executive Director na si ASEC Joan Lagunda, pinararating ko po sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa pagkakaisa po natin upang pangalagaan ang ating kalikasan at tayo magkaroon ng isang maayos na katubigan. Kasama na po dyan ang Pasig River in support po sa Manila Bay Rehabilitation Program na siya naman po talaga ang makikita natin. Napakalaki na po ng pagbabago ngayon. Kaya sama-sama po tayo at maraming salamat po, puso, para sa Ilog Pasig. Ayan, so ito na po na mag-start na yung planting activity ngayon dito sa Estero de Magdalena. So yan po yung mga Thai bamboo ang itatanim po nila. Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me. Watercolor, when we had each other, caught up in the memory of when we talk all night drinking cheap white wine. I let you see my darkness, then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over and I should move forward. I'm just a little yan. So after po ng planting activity, so magpo-proceed naman sila sa clean up dito po sa yan sa mismong estero. So yan po no, Thai bamboo yung itinanim nila dito. Pero maliban diyan, meron pang mga itatanim na iba't ibang klaseng halaman papunta doon sa kahabaan ng Estero de Magdalena. And kung mapapasyalan niyo po ito, doon banda sa may bandang gitna eh talagang malaguna ang lalaki na at ang tataas na ng mga kawayan po doon banda sa may gitna. So ito, yung dito, meron din naman mga itinanim na sa may gilid at buhay na po. Yan, so magiging malaking tulong yan no, dito sa gilid ng estero, yung mga Thai bamboo na ito. Yan, so once again, no, sineselebrate natin today ang Arbor Day. Ayan, so nag-start na rin sila dito ng clean up activity po dito sa estero. And kung mapapansin nyo, hindi na sobrang dami yung kalat as compared nung mga nakaraang taon, lalo na po nung 2019 nung nag-update po tayo dito. This time, yan, very ano na no, minimal, and talagang na-maintain na yung erang ito. Yun nga lang, hindi talaga nawawala yung basura. So meron din doon sa may kabila.
ako. Saan si Pres? Sir Charlie? Interview ka ng tagay. Morning po. Sila yung ano, mag-a-adapt po no ng ano, Estero di Magdalena. Alan. Estero. Sa mga. Okay. Good morning po. Rotary of San Marcelino. Rotary Club of San Marcelino po. Rotary Club of San Marcelino. Tanan natin yung mga magiging plan. Ah, okay. Tubangan natin. Ano pong plans? Ano pong plans natin ma'am dito? First is ito, magtatanim na tayo mga halaman, mga trees, and then later on mag-ano kami gagawin kasi namin paano namin anuhin muna natin yung mga kasi may mga lupa na nag-shallow. So okay. Pupunin natin yun ng ano, ng tatambakan natin siya. Okay. And then yung we're also planning na yung sa walls, ibibigay natin yan sa mga yung residente, bibigyan natin sila ng parang pa-contest para magkaroon sila ng initiative at yung para ma-appreciate nila yung pagod nila na i-maintain yung lugar para maano na hindi lang ito na kasi ang ano natin doon is tulungan sila. Okay. Oo, pero gusto natin na tulungan sila na hindi lang yung isusubo mo lahat sa kanila kundi kailangan din nilang maramdaman na parte sila, na part sila ng project na ito. Na ang ginagawa natin pagtulong ng pagpapaganda sa lugar na ito is hindi lang para sa atin, kundi dito sa mga future generation. Long term, kumbaga. Pag long term yung nasa isip kasi yes, namin. Tama. And then gusto kasi namin na merong some parts dito na maglaligan natin ng mga kung saan makakapag-relax yung mga tao pagdating ng long day na sa trabaho. So like, halimbawa, kasi kami were not from here. Mm-hmm. Diba? So halimbawa kami, madalo kami sa lugar na ito. Okay, let's go to this. Kasi parang na-force ko is, gusto namin siya gawing parang park. Na where in everybody's welcome. Na makapag-relax. Kung saan, let's say, instead of going somewhere else, kung one week ka naman, wala kang capability na mag-out of town. Apo. Dito na. Eh, dito ka na. Diba? Ba't ka palalayo? Eh, pwede ka naman dito. So pwede siya mag-picnic dito as long as, yun nga, siguro kailangan natin i-ano lang sa kanila. Kailangan i-maintain yung lugar. So, we're planning na magkaroon ng contest dito namin yung sa murals. Murals, ayan. And then, maglagay tayo ng mga plants and then, soon, magkakaroon tayo ng mga table and chairs for picnics. Ayan. So, marami na kaming na-discuss ni Sir Lance a few days ago when we visited the place. So, yung mga planning yan is meron na. So, inaano lang namin kung paano namin siya. Unti-unti natin yung project. Kasi mahirap naman kasi malaking project to eh. So, tignan natin kung hanggang saan yung kaya ng budget natin. Apo. With the help of the Rotary members and officers. May ano po ba tayo, ma'am? Let's say, timeline or mga ano nakikita natin? We have 3 years to do that. But then, of course, the shorter, the better. Pero, since ito medyo develop na siya, so let's in a few months you will see the development. Magkakaroon ng development so you can come back and then like what we've done in Estero de Paco. Oh, yes, you've ma'am. Been there. Yes, so, po. Magkakaroon ng inauguration on July 1st. Isa yung sa mga project actually ng Inner Wheel yun and I'm also one of the members of the Inner Wheel. And I'm the president of the Rotary Club of San Marcelino. So kaya namin inadapt nito. Kasi we believe in helping the government or the na mag-adapt ng ganito to maintain the cleanliness, the beautifications, and then to have a green environment is kasi ano yun eh, tawag nito, kung meron tayong malinis na kapaligiran at maganda, it gives us good health. Diba? Makakaiwas tayo ng sakit. So, this is, we believe kasi na yung pag may maganda at maano yung mga ano mo, pagkapaligiran mo, ang tawag nito eh, mag-answer yung heart. Oo, yun yung ano ng ano. And also, ang Rotary kasi this year, this is one ano ng number ng areas of focus namin, ang environment. Environment. So, yun. Kaya, ano. Sige, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. This is Feli Gaya. Alright. So, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Sana makakasama namin kayo sa aming mga projects pa in the future. Sige po. Thank you po. Thank you po. So ito po no, tuloy-tuloy na yung planting activity and tuloy-tuloy na din yung clean up na ginagawa ngayon. So nakausap din natin si Ma'am no from Rotary Club of San Marcelino. Sila din pala yung nangasiwa doon no, ng una sa mga ginawa doon sa Maestero de Paco, which is na-update natin the other day. Napakaganda, di ba?
Tapos may mga murals. So yun din yung balak nilang gawin dito sa pader, no? Magkakaroon din po ng murals. And ayusin, narinig nyo naman po yung mga future plans nila, ma'am. Ayan. So silip lang tayo dito sa may unahan banda. Ayan, may mga amano ng mga kalat, oh. Nagala Spider-Man na si Kuya. Thank you.